I-haul mo siya from one barangay to another, I spend 5,000 for hauling. Tapos nung sisimula na akong pumunta sa probinsya, kung walang hauler, nang gagaling pa sa Metro Manila yung hauler ko, I spend 17,000 per hauling. So I told myself, baka naman may paraan na hindi na ako kailangan mag-haul. Eh ayokong mag-bus because ang bus is expensive. So naghanap ako ng pwedeng makatulong ko until finally, I saw a six-wheeler truck na pwedeng i-customize para gawing computer school. Kaya ngayon, ito na yung aming computer school on wheels. Nasa six-wheeler truck na siya. Ayan. So, mula po sa aking pork barrel, kaya hindi masama ang pork barrel. Basta alam natin kung saan na pupunta. So, mula po sa aming PDAF ng bagong henerasyon, ngayon po, meron na po kaming 30 computer schools on wheels na umiikot sa Luzon area. Meron po kami sa Bulacan, sa Laguna, sa Rizal, sa Cavite, Quezon City, Paranaque, Pasay, at iba't ibang lugar pa po. Yan po yung itsura niya. Pero dito, ang kasya lang, 16 computers. Pero pwede na rin yon. So we're able to produce still 300 graduates a month. Tapos syempre, hindi naman nagtatapos na kailangan sa pondo lang namin. So palagi ako naliligaw ng partners. Katulad yan, nakita ito ni Mayor John Ray Chanco ng Navotas. So sabi ko sa kanya, gawin mo rin ito sa lugar mo. So yun, nagpartner siya sa amin. So nagpagawa siya ng apat. Kaya ngayon sa Navotas, ilo-launch namin sa November 5 yung apat na computer on wheels niya. Ganon din si Congresswoman Gina De Venecia from her pork barrel also. Niligawan ko siya para sabi ko, dapat ikaw din meron nito. And also, of course, our very own mayor of Quezon City agreed to put up 6. So in every district, we have computer centers na umiikot sa mga barangay para maturuan ng libreng training sa computer. Next, please. So this is a different project. So basically, yun yung mga programa namin. This is kindergarten on wheels na pinagawa sa akin ng DepEd para sa mga kindergarten students naman. But this is a classroom. So sa lahat ng mga mayors na nandito, sa lahat ng mga community leaders, for me, computer on wheels is an alternative, especially if you really want to reach the farthest areas in your places. Mas madali ang maintenance because hawak mo at kaya mong ikutin ang mga barabarangay. Kasi ito, pag pinarada namin, talagang ang mga estudyante magpupunta at magpupunta. Ni hindi na ho kami nag-a-announce. Iikot lang namin sa barangay yon pag parada sinusundan na po ng tao. And then magpapalista na po sila para mag-enroll. This is our way of trying to share how we can help all our Filipino children, all our Filipino women, to be able to learn how to use this new technology. I cannot imagine life without computers. And I don't like a life without computers for our children and for our women. Katulad ng sinabi ni Bud kanina, yung micro-work, marami dyan sa aming mga naging graduates ang nagkakaroon ng trabaho. Alam niyo yung Araneta Coliseum? So one time, tumawag ako doon sa Ticketnet. So pagtawag ko, sabi ko, pwede ko na bang pick upin yung tickets na pinareserve ko para kay Bernadette Herrera? Sabi ng sumagot sa akin, yes ma'am, ready na po for pickup anytime you may get it. Tapos sabi sa kanya, tapos sabi niya sa akin, ma'am, pwede po bang magtanong? Sabi ko, oh, pwede. Ano yun? Ma'am, kayo po ba yung konsehala ng Quezon City? Sabi ko, ako nga, ma'am, graduate niyo po ako. Natapos po ako mag-computer sa inyo, kaya nakuha ko po ang trabahong ito. Sabi ko, wow, na-touch naman ako. Sabi ko, taga saan ka? Sabi ko, saan ka nag-aral sa mga schools namin? Sabi niya, sa Project 8 po sa Bahay Toro. Sabi ko, taga saan ka? Taga Rizal po ako. Rizal is a province that's far from Quezon City. Pero dinadayo niya yung Quezon City just to be able to teach, to learn how to use the computer. Kaya naisip namin, kung nangyayari to sa Quezon City, I'm sure it's happening also in other areas, lalo na sa rural areas. That's why we came up with this project. Pag umikot po kayo sa SM North EDSA at sa Trinoma, almost all po ng kahera doon graduate namin. And that's how we're able to empower the lives of our women and our children. So to our dear fellow advocates of computer literacy, I hope I'm very much willing and happy that if you can replicate this program. I'm very much willing to share this technology with you because isa lang naman pare-pareho ang goal natin. Huwag mahuli ang ating mga kababayan. We should be at the top.
sabi nga, napakadaming growth available and nangyayari sa ating bansa. Hindi tayo pwedeng mahuli. And ang pinaka number one na dapat kasabay natin is we know how to make use of this new technology called computer. So maraming maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you, ma'am. Congratulations. Maraming salamat po, Congresswoman. Ito yung kaso ng pag gusto, may paraan. Pag gusto, may paraan. And there's a lot that we are learning from her. Siguro i-add ko pa, baka hindi BH, but BPH. PBH. Passionate Bernadette Herrera. Okay, palakpakan natin si Congresswoman. Maraming salamat po. We now go to a little shift naman sa ating mga presentations. Ito naman yung sinasabi nila at nadidinig natin na Ramdam ni Juan Initiative. Sabi namin, sana ang pangalan ng initiative ay Ramdam ni Juan at ni Juana. Huwag naman po natin kalimutan si Juana. So at this point, I'd like to call on our speaker who is currently the Assistant Secretary with the Presidential Communications Office. She will be sharing with us the information about the PCOO and its projects, including the Ramdam ni Juan at Sana ni Juana initiative. Ladies and gentlemen, Assistant Secretary Catherine Joan Licudin. Palakpakan po natin si ma'am. Ramdam ni Juan at ni Juana. Okay. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. Before I proceed to the explanation of what Ramdam ni Juan project is all about, actually, Secretary Coloma wishes to come here also personally, sana. So, but he gave me his very personal message. Before I discuss the Ramdam ni Juan, let me just go through it. Para parang nandito rin in spirit si Secretary Sani Coloma. He's actually the head of the Presidential Communications Operations Office. The message of the Secretary goes this way. Good afternoon to all the guests and participants to this 8th Annual Knowledge Exchange Conference on Community E-Centers. This particular conference is most interesting and exciting, especially as it comes on the heels of the passing of Republic Act 10-175 or the Cybercrime Prevention Act that has caused passionate discussions and expressions of concerns regarding some provisions in said law. We don't want to discuss the merits of the issues raised, for it's already with the Supreme Court, which issued a temporary restraining order on the law. What I'm trying to point out here is the fact that public reactions such as these only show how information and communications technology has touched the lives of our people in every nook and corner of our country. And I'm certain the Philippine Community E-Center program has been instrumental in bringing ICT into the hearts and minds of our people. I understand that the program has established more than 1,000 e-centers in as many municipalities all over the country. In an information submitted to the eWorld Forum 2012 held in New Delhi last June, the program listed its achievements including the following: helping transform the topography of the Philippine ICT landscape, opened digital opportunities to millions of rural residents, a capability previously available only to urban countrymen, helping redefine the dynamics of the Philippine rural economy as farmers, craftsmen, traders, entrepreneurs, and service workers went online and engaged in business, market, technology, employment, and leaning exchanges, reducing travel time, communication, and other costs.
helping alter traditional rural education as millions of students and teachers encumbered by little or no